Hi guys! Ngayong araw, gagawa tayo ng Filipino spaghetti style. Philippine style spaghetti. Para kay Simon, kasi kung tatandaan nyo, di ba, ang tagal-tagal na nagre-request sa akin na lutuan ko siya ng Filipino style spaghetti. So, ngayon ko lang siya malulutuan. Kaya, let's do our best. Sana masarap yung luto ko. Kasi, first time ko lang magluluto ng spaghetti ngayon. Never pa akong nakapagluto ng spaghetti kasi guys, hindi ako mahilig sa spaghetti talaga. Mas bet ko ang carbonara. Yun. Then, ito pala yung mga ingredients natin. Hot dog. Nilabas ko na para malambot na. Kaso chicken, chicken hot dog. Kasi ito yung nasa ref namin. Kaya hindi na lang ako bumili ng yung red hot dog. Yan na lang. Ito yung nagamitin kong pasta. Pero yung sauce na hindi ko yung gagamitin guys. Kasi mas bet ko tong sauce na creamy cheese. Ayan, creamy cheese spaghetti sauce. Yung gagamitin natin sauce. Kunin ko lang dito yung pasta niya. Ayan. So itong sauce na to na hindi natin to gagamitin, itatabi ko muna to. Gagamitin ko rin siya next time pag nagluto ulit ako. Gusto ko lang talaga kasi ngayon gamitin itong creamy cheese. So lagyan natin dito sa storage box natin. Yeah. Tapos maglalagay din pala ako guys ng evap, yan, tsaka mushroom. Kasi gusto ni Simon ng mushroom, kaya lagyan natin ng mushroom. Nakalimutan ko pala ito, yung ground pork pa. So meron tayong giniling. Nalabas ko na rin yung kanina pa para malambot na siya. Hindi ko yung uubusin guys kasi masyadong madami. Yung kalahating yan ilalagay ko sa repolyo. Kasi meron pa akong repolyo sa ref. Kalahati pa yun. So, igigisa ko siya sa repolyo. Uy! Boil. Hindi ko muna bubuksan yung bintana guys kasi ang aga pa, alas 5 pa lang ng umaga and baka tulog pa yung mga kapitbahay. Pag binuksan ko kasi yan guys, syempre mas maririnig yung boses ko ba. Eh malapit lang yung halos magkakadikit lang naman tong apartment. Yung kada room ba. Kaya, respeto sa mga tutulog. Hindi ko muna siya bubuksan. Siguro maya-maya ko na yung bubuksan. Habang nagpapakulo tayo, magsipad na tayo ng bawang sibuyas. Hindi niya first time nakatikim ng Filipino spaghetti. Kasi kung naalala nyo, sa Bicol, di ba, nung umuwi kami, yung tita ko nagluto ng spaghetti. Tapos, kumain siya nun. Yun ata yung first time siya nakatikim. Ay, hindi. Kasi first time siya nakatikim ng Filipino spaghetti ay sa Jollibee. Pero alam niyo naman si Simon, mas na-appreciate niyo yung mga lutong bahay guys kaysa sa mga fast food. So sabi niya, ayun, gusto niya makatikim ng Filipino style spaghetti na ako yung magluluto. Kasi sa tagal-tagal talaga namin magkasama na never ko pa siyang nalutuan guys. Hindi ko rin alam kung bakit, laging nawawala sa isip ko. Tapos yun, nakatikim siya noon nung nasa Bicol kami. Tita ko, kapatid ng papa ko yung gumawa. Tapos, di ba, sobrang masarapan siya. Sobrang masarapan siya. Ayan. Simpleng spaghetti lang itong gagawin ko. Slice lang natin. Gumising talaga ako ng maaga guys. Alas 4 pa lang gising na ako. Kasi nilabas ko yung mga ingredients. Tapos para saktong alas 5 ng umaga, magluluto na ako. Kasi ang request ni Simon, gusto niya ng almusal ito. Kaya gumising tayo ng maaga. Tapos ang uwi niya naman, di ba, 7:30 or 8. Andito na siya. Kaya sakto yan.
7:30 or 8. Tapos naman na to. Next na natin itong giniling. Kuha lang tayo ng kalahati. Hugasan natin. Balik natin ito sa labas. Kumukulo na yung ating tubig. Lalagay na natin tong pasta. Kalahati lang din kukunin ko dito, guys. Kalahati. Ayan. Lagay na natin. Ah! May nakalimutan pala ako. Kailangan ko pala maglagay ng asin. Tapos mantika. Kailangan ko lang maglagay ng mantika para hindi magdikit-dikit yung pasta. Unti lang. Lubog natin para siguro mga 3 minutes pa pwede na itong tanggalin dito. Luto na ang ating pasta. Ayan. Isa-isayin lang natin. Gagawin na natin yung sauce. Buksan ko lang to. Ayan. Isala natin. Mag-isa na tayo. Mubuksan ko na pala yung bintana, guys, kasi mag-igisa na ako, so maamoy ito. Hindi na lang ako masyado magsasalita. Update sa ating sauce. Pero wala pa tong evap, guys. Hindi ko pa nalagay yung evap. Ayan pa lang siya. Para ang sarap na ng sauce. Tingnan nyo naman, guys. Ang creamy niya na, oh. Maglalagay din pala ako, guys, ng konting asukal. So ayun na, guys, ang ating sauce. Luto na yan. Finally. Sakto lang kasi nag-chat na sa akin si Simon. Pauwi na daw siya.
diba? Saktong-sakto lang yung luto natin. Kakain siya nito, mainit-init pa. Ilalagay na natin yung sauce, guys, sa pasta. Pero hahatiin ko siya kasi mag-uumapaw dito yung sauce. Kaya hatiin natin. Ayan. Ayan. Sauce. Halu-haluin na natin. So, ito na ang ating finished product, guys. Ayan, this is it. Tinabi ko yung iba, nagay ko sa ref. So, ayan ang ating spaghetti. Filipino-style spaghetti. Sana magustuhan niya. Hindi siya red na red yung sauce ng spaghetti na ginawa ko. Kasi, diba, depende naman niya sa sauce. Yung ginamit ko kasi yung sauce, guys, ay creamy cheese na sauce siya. So, hindi siya yung parang katulad ng tomato sauce or other spaghetti sauce na pulang-pula talaga. Tapos yung iba, diba, naglalagay ng ketchup. Kaya mas pumupula tingnan. Do you need to reheat? Yeah, if you want. Actually, I've been willing to eat against Filipino spaghetti for a long time. The only two times I try is, of course, the one from Jollibee. And also when we were in Bicol, her auntie, I believe, made some. And it was really, really good. Usually I'm not into spaghetti in Belgium, but I don't know why the Filipino spaghetti, I really love it. Maybe it's the sauce, I'm not sure. But yes, I'm so excited because it's been a long time that we didn't eat Filipino spaghetti, that I didn't try it. So I'm so, so excited. Actually, it's me who's been requesting, like, every time we go to the grocery store, like, we pass by the pasta, I'm like, oh yeah, I want to do Filipino spaghetti, you know, it reminds me. So yeah, I'm really excited to try again. Kumusta? So this is the moment of truth, guys. Titikman niyo na ang ating spaghetti. Spaghetti, Filipino spaghetti. So konti lang sa akin kasi nga hindi talaga ako mahilig sa red spaghetti, guys. Pero sasabayan ko siya. Dapat hindi ako makain kasi busog pa ako, pero sasabayan ko pa rin siya kumain. Let's see. Blow it. Let's see his reaction. It's good? Sarap. Sarap? Mm-hmm. Wow, nagustuhan niya, guys. I should rate from 1 to 10. 10? Yay! Pasok ang ating luto, guys. Pasok! Sarap? Sarap. Did you ever cook before? No, it's my first time actually, babe. What do you prefer, this one or Jollibee? This one, siyempre. You prefer this one? Siyempre. You can throw away the Jollibee spaghetti. Dami niya na. What's all the ingredients? So there's ingredients, ground pork, mushroom, evap milk, then some pieces of hot dog, and then that's it. And then the sauce, the creamy sauce. Sarap. Next time, love, I'll try to do other sauce. Sige po. Because the one I use is creamy sauce, I guess. Did you use the big one we buy, like Filipino spaghetti? Mm-mm. The red one? The one I buy. Konti pa lang nakakain ko, guys, na umay na ako diretsyo. Pero pag carbonara to. But right after this,
So can I go eat rice? Oh, I'm so full, I can't eat the pasta anymore. Babe, can you cook me rice? I know you, diba? I know. Pag kumain talaga ako ng pasta, hindi pwedeng walang kanin. Kasi hindi ako mabubusog dito. So, ubos na guys. Tapos na kami kumain. Ubos na tayo. It's really, really good. I like it. And I'm lucky because there's so much left. Just gonna put it in the fridge and then for dinner, for lunch, for breakfast. Siya naman kaubos na kasi. Oh, Dominos. So yun guys, successful ang ating nilutong Filipino style spaghetti. Mm-hmm. So end na namin ang vlog. Thank you so much for watching. Bye-bye! Bye-bye!